Nasa studio naman po natin ngayon ay mag-ama si Lolito and si Lito Maglente at humihingi ng tulong na makausap ang kanyang misis para magkabalikan sila dahil nagpaalam lang ito na magtatrabaho pero iba daw po pala ang tinrabaho. Tay, magandang hapon. Okay. Magandang hapon, Alpo. At magandang hapon po sa anak niyo, si Sir Lito. Magandang hapon din po sa inyo, sir. Iniwan po kayo ni misis. Ano pong paalam? Magtatrabaho lang. Trabaho lang, sir. Saan daw po saan siya magtatrabaho? Dito sa Quezon City, kasang bahay. Pero paano po nalaman na sumama na para sa ibang lalaki? Nakita po namin sa Facebook. Ayun, buti si sir, magaling sa research. May picture ko kayo, ebidensya. Ito masakit, ano? Nagpaalam lang, magtrabaho. Tapos? 3 taon, nagtis ako, sakit. Gaano katagal na ako kayo mag-asawa? 21 years po. Ilan po ang anak nyo? 5 po. Okay. Sino po itong sinamahan niya? Ano po ang trabaho nito? Taxi driver po. Taxi driver. Sana po ata sa Pasay. Okay. Ito na nga, oh. Sakit naman ito. Tingas ko na lang, eh. Kilala niyo po itong taxi driver? Jerry Palomares po. Ito nga, nasa Facebook. Okay. Naka-profile picture pa, idol. Oo. Si Mrs. po nakausap niyo na, si mama niyo. Hindi ko po kinakausap, eh. Pero kayo tayo nakausap niyo na po. Hindi na ako kinakausap. Okay lang sa akin. Ayon makipag-usap sa inyo. Archie Maglente, magandang hapon po, Archie. Po. Andito po si Mister at yung anak nyo. Mag-usap po kayo. Sa gabi po, na-video call ko po yung anak ko eh. Bakit niya po pinatay yung video call po namin kung gusto niya makipag-usap? Kung hindi niya po papadaanin pa po dyan sa maraming tao. Sige para po. Para po siya nakakaano sa tao. Dapat, bago siya pumunta dyan, dapat alamin niya muna yung ano ng tao. Hindi yung pupunta-punta siya na parang ako ang mali. Okay, hindi ba mali yung ginawa mo na sumama ka sa ibang lalaki? Hindi po ako sumama sa ibang lalaki. May trabaho po ako. Eh ano po itong profile picture nyo, itong taxi driver na kayakap nyo po? May bigote itong lalaki. Ayan po, oh. Wow! Yan po, tatawa-tawa na lang po kasi yan. Kasi inaano niya lang po kasi na may ano eh, may ganyan eh. Kasi gumaganti lang yan sa akin. Paano kung hindi na kami masaya sa isa't isa? Meron na siya, meron din ako. Hindi ako, wala akong katibayan, wala sa kanya. As yan, may katibayan sa akin. Dahil hindi naman po siya nagpapakita. Nagpapadala po ako sa mga anak ko. Okay, so ibig sabihin umamin ka kasi kanina ay mo umamin. Okay, sige. So meron ka na at meron na rin siya. Ganun ba ibig sabihin? Kung magbabalikan naman po kami niya, wala na po kaming maayos na relasyon. Kung para sa mga anak, wala po akong problema. Pero kung magbabalikan po, wala na po kami mag-aano niyan, magbabalikan. Lagi na lang po kami mag-aaway niyan. Okay, sandali po. Mas maganda kausapin yung bata muna, yung anak. Okay, Sir Lito, kausapin mo yung mama mo. Ma. Napatayan mo ako ng cellphone, nak. Pinapatayan mo ako. Alam ko may malaki ang galit mo sa akin. Sige, malaki ng galit mo. Pero sinasabi ko lang, nanay mo ako. Pero sana naman, nakinig ka sa akin. Kapatid mo nagugutom doon. Nagugutom. Anong sabi sa akin ng kunsyal doon? Yung kapatid mo nagugutom. Kahit naman pinapakuha ko sa sila sa tindahan ng grocery, bigas, para hindi siya magutom doon. Anong sinasabi? Nagagalit yung tita mo. Kung kumuha ng penang grocery doon sa tindahan. Bakit? Kung halimbawa to, makinig ka, kung halimbawa, kung gusto mo nung ipagbalikan kami ng papa mo, wala nang maayos, alam mo bakit? Hindi na maayos yun sa relasyon namin ng papa mo. Kung kayo lang mga anak ko, okay lang. Oo, pero wag na yun sana makipagbalikan. Kung satan sa atin na sa anak ko, okay lang. Ma'am, sandali po, gusto ko magsalita din yung anak nyo. Sige, magsalita ka na muna sa mama mo. Ma, magbalikan na lang kayo ni papa para ano, sila Axel. Di ba sinabi ko nga sa'yo, bakit to? Kung magbabalikan kami ng papa mo, magiging masaya pag kami? Yung papa mo, oo lahat, tinatakpan niya kung anong meron. Hindi mo alam, 3 babae ng papa mo dun sa ano. Yung perang pinapadala. Proy ba ka? Yung pera na pinapadala mo sa papa mo, pinangiinom, pinambabae, pinapanginom. Ako. Sige nga, ako. Sante pa, sir, 3 lang chicks mo? Ha? Tatlo? Kahit sa wala. Oh, ba't ka tumatawa, sir? Kinikilig, sir. Ano trabaho niyo, sir? Pangisda. A fisherman. Okay. So, 3. 3 na bingwit mong chicks. Siguro. Kami pag-aamin si sir, ha? 3 na bingwit isda. Isda. Hindi, ibig sabihin chicks na isda. Wala. Wala. Yung isda, marami ka bingwit. Fisherman. Yung kasama ko sa bahay, mga anak ko. Wala ka talang chicks. Kahit na isa. Minum lang po siya ng ano, tuba po. Yun lang, konti-konti. Mga minum ako, sir, para lang po mawala yung ano niya. Yung sama ng... Oh, sir,
May request naman tayo sa alisin mo na yung face mask mo. Ayan, bapos si Sir, oh. Wow. May pangit na ako. Hindi, sir, may mga chicks na sabi gusto ka na makita. Face reveal. Tsaka yung anak. Ayan, pati yung anak ba? O sige, pati si anak daw. May mga netizen. Ayan yung bata. Ayan, okay. Ayan, si tatay, like father, like son. O, diba? Si Sir, cool na cool, oh. Naka-chewing gum pa. Tay, gusto mo kausapin si Mrs. Yung sinasabi mo, naging papadala mo na pera. Di ba yung malis ka doon? Anong nasapan natin? Makinig ka. Tika, di pa ako tapos eh. Ma'am, sandali, patapos. Ma'am, sandali, patapos mo si tatay. Tay, go ahead po. Di ba bago ka umalis doon, usapan natin, magtatrabaho ka dito, alag-alang sa mga anak natin. Nuli, huwag ka na magtrabaho. Ikaw na magbantay anak natin. Kay buwan-buwan, papadala ko ang sahod ko. Sabi ko, opo. Sabi mo, hindi ko gagawin yung ginagawa ng mama mo. Kay ayaw ko magkawatak-watak ang pamilya natin. Ako naman, siyempre, naniwala ko sa'yo. O ngayon, anong ginawa mo? Hindi nga mo ginaya. Lumagpas ka lang. At tapos, nagpapadala ka ng pera sa ibang tao. Ang pamilya mo, binibigyan mo 500. Sa ibang tao, binigyan mo 10,000. Kaibigan niya. Para sa mga hindi. Anak ko yun. Hindi yun para sa kanila. Para sa mga anak ko yun. Grocery ng anak ko yun. Hindi mo pinapakuha sa Tika kanila. Muna, bakit? Hindi pa nga ako tapos eh. Nagbigay ka ng 10,000. Sabi mo sa akin, kaya ninegosyo daw pambili ng bigas. May tiwala ka sa ibang tao. Wala kang tiwala sa anak mo. Bakit? Yun nga lang. Yan ang problema, Tay. Eh, kung naalala yung sinabi niya kanina, wala na raw siyang bala pagpagbalikan. So ano po yung ano niyo, Tay? Ngayon, desisyon, disposisyon. Ay, grabe, kung pwede na, pwede pakulong na lang. Kulong na lang? Naku po, Nay, delikado. Ma'am! Ilan po kasi sa kanya yan, kaya ganun. ganito. Wala po kami dati kasi yung trabaho, wala po siyang trabaho. Yung anak ko na yan, yung si Lito, sabi niya, hindi ako marunong mag-FB. Sabi niya, ma, ito, tuturuan kita mag-FB. E di sabi ko naman po sa kanya, sige, hindi ako marunong mag-chat, hindi ako marunong mag-ano, lahat, hindi ako marunong. Then, makipag-chat. Ngayon, sabi ko sa akin, paano makipag-chat? Paano mag-letter, ganito, ganito. O, sir, no? Then, di siyempre, ako, nakipag-chat ako, oo, yun, ganun. Tapos, pinaalam ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, sir, may nagpapadala, sabi ko sa kanya. Ngayon, ang anak kong kumukuha. Sabi ko, kunin mo yung pera doon. Sabi pa sa akin ng taong yan eh, yung asawa ko na yan, sabi niya, hingian mo ng pambiling pako at saka pambiling pawit, sabi niya sa akin. Ngayon, nahiya ako, sentro yung tao, porkit mabait, nagpapadala, nahiya ako. Siya, sabi niya sa akin, ipadala ko daw. Sabi ni Gerson Gabriel, kamukha ni Dagol yung taxi driver. Okay, continue po, continue. Sino ba si Dagol? Bali po, wait lang po. Bali akala ko yung nasa kulungan, yan. Dagol, pero yung Dagol. Okay. Bali po ito na yan. Nag-uutos po sa akin. Sabi niya sa akin, ah, malayo naman yan. Eh di siyempre, sabi niya sa akin, alam niya na po na magkakatawagan po kami. Alam niya na po na nagkakachat po kami. Alam niya po lahat-lahat. Ngayon, inihingian niya yung tao ng pera. Ngayon, yung tao na yun, nagpapadala naman dahil naawa. Tay, so humingi ka ng pera dito kay Jeren ng pera. Hindi totoo yan. Tapos, pag natawag po yung lalaki dyan, sinasabihan ko sa mama, ba't ka nagpag-usap dyan? Ayoko, ano, nagagalit po ako na nakikipag-usap siya dun. Tapos sabi niya, huwag ka makakalam, anak lang kita po. Tay, ganito ano? Po, punta ko kayo sa kabilang booth, pag-usapin ko kayo, kasi si Mrs. humihirit na ipag-usap, pag hindi ka nagkasundo, din tatawag natin si Attorney Garrett saka yung mga abogado natin sa RTIA. Tingnan po kung paano tayo makapag-file ng case against her, okay? Maraming salamat po. Salamat. Ma'am, huwag nyo ibababang telepono. Kakausapin kayo ng mister nyo at saka ng anak nyo, okay? Ma'am, usap ko na kayo. Ganang hapon po. Bili po kay tatay. Cool lang, oh. Cool nangiti. Lang, Idol Rafi. Diba? Mm-hmm. Kahit na under stress na siya, nakangiti lang. Ganun dapat talaga. Huwag masyado seryoso ang problema dahil stress ka at magkasakit ka pa. Mm-hmm. Cool under pressure.